Wala pang bagong stock ng asukal ngayong linggo sa pwesto nila Irene sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Kwento niya, matumal ang bentahan mula nang pumalo sa 105 pesos ang kada kilo ng refined sugar noong nakaraang linggo. No choice naman eh. Lahat naman kahit mataas, kailangan natin eh. Nahirapan na silang bumili kasi mataas masyado. Si Nanay Esther, nagtaas na ng presyong ibinebentang buko juice, ang dating 10 kilong asukal na hinahalo sa binebentang buko juice sa buong araw, binawasan na rin para iwas lugi. Sa halip na 1 1/2, kada isang timpla, ngayon ginagawa ko na lang 1 1/4. Kasi wala na talaga halos kami inaabot eh. Sobrang mahal talaga ng asukal. Kumpara noong nakaraang linggo, bahagyang bumaba ang presyo ng refined sugar sa 100 pesos per kilo ngayon, habang 75 pesos per kilo naman ang washed at brown sugar. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, may parating na asukal sa susunod na 2 linggo. Tuloy na tuloy na ang importasyon para mapunan ang kakulangan sa supply at mapababa ang presyo sa mga pamilihan. 3 sugar millers na rin ang tumatanggap na ulit ng tubo o sugar cane at nagsimula na ng produksyon. Pinakikiramdaman ng United Sugar Producers Federation o UNIFED kung kayang sabayan ng local sugar producers ang presyo ng imported na asukal na iaangkat ng SRA. Mag-i-import din sila ng 300,000 metric tons ng refined. Bagsak ng 300,000 metric tons, medyo mabigat yan. Magabababa yung presyo ng mga producers. Hopefully, totoo yung sinasabi ng SRA na wala na tayong mga stock. Kung totoo yan, hindi naman mag-a-apekto. Pero kung may stock pa tayo at bumagsak yung 300, siyempre, so oversupply naman tayo, bagsak na yung presyo. Kaya para maiwasang malugi ang mga lokal na producer, iminungkahi ng UNIFED na ipatupad ang 90 pesos per kilo na suggested retail price sa asukal. Mas mataas ito sa itinakdang SRP ilang taon na ang nakalilipas. We're at 50 pesos per kilo on the refined. Tapos yung raw sugar was at 45 pesos per kilo. But this time around, kasi na-feel talaga ng merkado ng tightness ng supply, mataas ang demand, siyempre papalo yung presyohan sa merkado. Kukonsultahin din ng SRA at Agriculture Department ang stakeholders sa industriya ng asukal kaugnay sa panukalang bagong SRP sa asukal. Ito'y para masigurong hindi babagsak ng todo ang presyo ng asukal na lugi sa gastos at puhunan ang mga sugar producer at farmer. It has to compensate po. Nagko-compute kami ng mga inputs namin. Tama-tama lang yung 90 pesos man. Huwag naman yung 95, 100. Sobra-sobra na yan. Inaasahang maglalabas na ang SRA ng sugar order sa pag-angkat ng asukal. Lady Vicencio, ABS-CBN News.